Titus chapter 2 verse 13, sinasabi niya dito, "We wait for the blessed hope of the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ." You see? Marami po sa nakasulat talaga sa Biblia na binabanggit that our Lord Jesus Christ, no, that Jesus Christ, no, is God himself. Napakalinaw po 'yan na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. At nakapagtataka na ang mga ganitong passage ay iniiwasan ng mga kapatid natin na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, no? At doon lamang nakatutok sa mga bersikulo na tumutukoy, no, sa pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Again, i-discuss po natin 'yan mamaya, no, patungkol po sa dual nature of Christ, no? Yan din ang doktrina ng ating simbahan. Sunod po dito, no? In Colossians chapter 1 verse 15 and chapter 2 verse 9, sinasabi po dito, no, Christ is the visible image of the invisible God. You see? Napakalinaw po yung kapatid, mga kapatid, no, na talagang naging larawan na mismo, no, ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya, kung nais natin makita ang Diyos kagaya ng mga katanungan sa kanya, no, ng mga apostoles, well, ang nakakita sa ating Panginoong Jesucristo ay nakakita na din sa Diyos. Isang matibay din po yan, no, na patunay na talagang sinasabi ng Biblia at tinutukoy ng Biblia ng mga author ng nagsulat ng mga ebanghelyo at ng iba pang mga aklat sa Biblia na talagang ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. No, kung ipagpapatuloy po natin in Colossians chapter 2 verse 9, sinasabi din po dito, "For in Christ lives all the fullness of God in a human body." You see? So, paanong mangyayari po yan sa isang tao, no? Kung tao lamang ating Panginoong Jesucristo. So again, napakalinaw din po na sinasabi dito, no, na sa ating Panginoong Jesucristo, makikita talaga ang fullness ng Diyos, no, in human body. So, nakapagtataka, no, na mayroong ibang interpretasyon ng mga kapatid natin kahit sinasabi na dito word for word na sinasabi talaga na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Po ba, mga kapatid? Dagdag pa po dito, no? Sinasabi din dito ni San Pedro sa kanyang sulat, 2 Peter chapter 1 verse 3, "His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to his own glory and existence." You see? So, again, no? Paanong iasa ang lahat ng bagay sa isang tao kung tao lamang ating Panginoong Jesucristo? Napakalinaw po yung mga kapatid na again, sa Diyos lamang na siyang lumikha ng lahat ng bagay, sa Diyos din dapat iasa ang lahat ng bagay. So dito makikita natin, no, na tanging sa ating Panginoong Jesucristo lamang ito, no, ibinigay, no, by His divine power. Wala pa pong taong nagkakaroon ng divine power maliban po sa ating Panginoong Jesucristo na talagang Diyos na mismo, no, sa pasimula pa lang. So napakalinaw po yan, mga kapatid. No? And another one, no? This is again, no, one of the proof, no, that Jesus is truly God. Dahil sinasabi din po dito, John chapter 10 verse 30, "I and my Father are one." So you see, mga kapatid, napakalinaw po 'yan, no? "I and my Father are one." So sino pong magsasabi na tao na siya at ang Diyos ay isa? Tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang po makakapagsabi po niyan. At wala pong tao dito sa mundo na makakapagsabi na siya at ang Diyos ay isa. No? Na siya at ang Diyos Ama ay isa. Tanging ang ating Panginoong Jesucristo lamang. At napakatibay po yan na patunay na ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang tunay na Diyos. Okay? So you see, there is also unity, no, pagdating sa ating Panginoong Jesucristo bilang isang Diyos at sa Diyos Ama na bilang isang Diyos. Now, nagko-conflict bang dalawang ito? Hindi po. Tanging nasa pag-unawa lamang ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. Because this verse, no, shows us, again, no, the unity between the Father and the Son. Napakalinaw po yung mga kapatid. Hindi po nagkakaroon ng conflict ang dalawa because they are, again, no, God, no, as one, with three persons, no, in three persons, God, Father, Son, and Holy Spirit. At itong tatlo pong ito ay nagkakaisa, no, bilang iisang Diyos. So maaaring naguguluhan yung mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, but then again,
Yan po ang sinasabi ng Biblia at hindi po natin maaaring baguhin po yan. At sundan yung pag-unawa ng mga kapatid natin sa sinasabi ng mga konteksto na ang Diyos ay isa lamang. Tatalakayan po natin yan, no? Dahil madalas po nilang ginagamit, again, no? In 1 Timothy chapter 2, verse 5, sinasabi dito, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Madalas po nila itong ginagamit, no? Nasabihin, tao lamang ating Panginoong Jesucristo at hindi sa Diyos. Pero again, saan po ba yung interlink? Dahil hindi naman po binabanggit sa talata na nang dahil sinabi dito na tao lamang ating Panginoong Jesucristo, wala din ditong binabanggit na hindi na siya Diyos. You see? Sila lang naman po ang nagdaragdag ng kanilang interpretasyon sa mga talata na binabasa nila sa Biblia. Sinasabi po dito, no, na tao si Jesucristo, pero hindi po sinasabi dito na siya ay hindi na Diyos. You see? Yan po ay tutugon pa rin sa doktrina ng simbahan, no, in the dual nature of Christ, true divine and true human. Yes, tao talaga ang ating Panginoong Jesucristo. And yes, Diyos talaga ang ating Panginoong Jesucristo. So kung kaya saan man sila pumunta, no, pagdating po sa pag-unawa ng talatang ito, nagpapatunay talaga yan sa dual nature of Christ, no? True divine and true human. Okay? So isa po yan sa mga ginagamit nilang madalas na mga talata. At ano pa po, no? Kagaya dito, di ba? John chapter 8 verse 40, no? Dadapwat, ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. O isa na naman ito sa mga patunay nila para sabihin na tao talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, tao talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po yan, no? Dahil yan ay nagpapatotoo sa dual nature of Christ. Babalik pa rin tayo doon sa punto na yan, no? In the dual nature of Christ. Tao, totoong tao talaga ang ating Panginoong Jesucristo, no? At totoong Diyos. Dahil sa talatang po ito, hindi naman po pinapamali ang katotohanan na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. It just only confirmed na true human ang ating Panginoong Jesucristo, pero never na dininay ng talatang ito na hindi na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Sino po bang nagdaragdag ng mga pag-unawa nila niyan? Sila lang din po, no? Sila lang din po sa kanilang limitadong pag-unawa, interpretasyon, sa kanilang interpretasyon, nag-gumagawa, no, ng kanilang sariling pag-unawa pagdating po sa talatang ito. Na dahil sinabi na tao ang ating Panginoong Jesucristo, agad na nilang dugtungan na hindi na siya Diyos. No, parang automatic na hindi na sa Diyos. Again, hindi po yan nagpapamali, no, sa katotohanan, no, in the dual nature of Christ, true human and true divine. Now, ano pa? Oh, tao ba talaga si Kristo? Ano po ba ang pananaw ng simbahan dito? Again, ito na po, no, ang nagpapatunay. In Catechism of the Catholic Church, chapter 4, verse 64, sinasabi po dito, Jesus Christ is true God and true man. Yan lamang po yung nagpapatotoo sa doktrina ng simbahan at sa sinasabi din ng Biblia. Tama po yan, no? Well, marahil nga po na sinasabi, no, in 1 Timothy chapter 2 verse 5 na tao ang ating Panginoong Jesucristo, and also in John chapter 8 verse 40 na tao ang ating Panginoong Jesucristo na nagsasaysay ng katotohanan, pero never na binanggit again, no, sa talatang iyon na hindi na siya Diyos. Dahil again, nagpapatotoo lamang po yan sa unang nature ng ating Panginoong Jesucristo na true human. True man. And that's again, no, the doctrine, no, ng ating simbahan. Yan po ang doktrina ng ating simbahan. At hindi po yan na maaaring ipamali ng mga kapatid natin. Jesus Christ as true God and true man. Yan po ang katotohanan. Well, alam naman po natin, no, sa ibayong nating mga kapatid, sa bayang pananampalataya, no, kagaya po ng Iglesia ni Cristo, again, hindi talaga yan maniniwala. No? Dahil para sa kanila, ay, sinabi na ng talata na tao ang ating Panginoong Jesucristo, dapat doon lamang nakastick ang kanilang pag-iisip, ang kanilang pag-unawa. Well, again, magiging fallacy po yan. No? At talagang walang katotohanan, no, sa ganyang pamamaraan ng pag-unawa sa Biblia na nakatuon lamang sa talata at hindi na maaaring gamitin ang ibang talata dahil nagkaroon na ng declaration. But then, ay bunga lamang ng kanilang limitadong pag-unawa patungkol sa sinasabi ng Biblia at patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Pero again, hindi po natin, no,
hindi din sinasalungat, no, ang declaration na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, ang Diyos Ama ay tunay na Diyos, ang Banal na Espiritu ay tunay na Diyos, sa katotohanan na sinasabi sa talata, no, in Deuteronomy chapter 6 verse 4 na the Lord our God, the Lord is one. Yes, totoo po 'yan, no? At 'yan talaga ang sinasabi ng Biblia, na iisa lamang ang Diyos, no? Now, maaring para sa kanila, doon naman sila nakastick, no, sa verse na ito. Hindi maaring maging Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, no, dahil magkakasalungat na sa sinasabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na iisang Diyos lamang. Ngunit di naman dito sinasabi, no, kung sinong Diyos po 'yan. Again, ang pagiging Diyos, ang binabanggit na Diyos po dito, no, ay may tatlong persona pa rin. Hindi pa rin maaaring i-deny, no, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at pagka-Diyos, no, ng Banal na Espiritu. Bakit po? Dahil again, marami din na nagpapatunay sa Biblia ng pagka-Diyos, no, ng iba pang persona ng Diyos. Yes, iisa lamang ang Diyos, pero may tatlong persona. Babalik pa rin tayo sa konsepto na ganun. Now, another one, no, sinasabi din dito ni San Pablo in 1 Corinthians chapter 8 verse 4 na we know that an idol has no real existence. In that, there is no God but one. Ayan, isa na naman po yan sa mga ginagamit nilang talata upang ipamali ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Pero again, sinasabi din ba dyan na hindi na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi rin. Ipo ba? Again, pumapasok lang naman yan sa kanilang sariling interpretasyon na sila mismo ang naglalagay ng interpretasyon base sa binabasa nila sa Biblia. Pero ang tanong, yes, totoo nga na isa lamang ang Diyos, no? Pero hindi maaaring ipamali ang katotohanan ng nag-i-exist na tatlong persona ng Diyos na ito. Ano po bang katuruan ng ating simbahan? Sinasalungat ba natin ang mga sinasabi ng mga bersikulong ito? In Deuteronomy chapter 6 verse 4, sinasabi doon that the Lord is one. At dito naman in 1 Corinthians chapter 8 verse 4, sinasabi dito, there is no God but one. Sinasalungat ba ito ng simbahan? Ito ba hindi itinuturo ng simbahan? No. Napakaklaro din po, no, sa ating katekismo, no? In CCC chapter 200 na sinasabi dito, there is only one God. Ayan, napakalinaw po yan mga kapatid, na naniniwala ang simbahan sa iisang Diyos. Doktrina po yan ng simbahan. Hindi po natin itinuturo dito ang tatlong Diyos, no, na kagaya ng pag-iisip ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, na 1 plus 1 plus 1 is 3, no, para sa kanila. Again, naniniwala ang simbahan na iisa lamang ang Diyos. Okay? Yan ang sagot, no, sa mga katanungan nila na bakit tatlo daw ang Diyos ng Iglesia Katolika. Hindi po, iisa lang talaga ang Diyos ng Iglesia Katolika. Pero may tatlong persona. Hindi po dapat kaligtaan po yan, hindi po maaaring ipamali po yan, dahil yan ay sinasabi din ng Biblia. Okay? Now, ang tanong, why do Catholics believe that Jesus is God? Bakit nga ba tayo naniniwala ng mga Katoliko na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Again, ito ba ang katuruan na ito ay lumitaw lamang nitong huling panahon? Ang declaration bang ito ay hindi pinaniwalaan ng mga unang Kristiyano? Hindi ba ito itinuro ng mga apostol? Yan po ang maaaring maging tanong. Ngunit tingnan po natin, no, sa mga referensya na nakalap po natin, no. Kagaya po dito ni Saint Athanasius, no, in Athanasius Creed, sinasabi dito, "We believe and confess that our Lord Jesus Christ is the Son of God. He is God and man." It confirms, no, in the dual nature of Christ na itinuturo ng simbahan. At alam naman po natin, hindi po maaaring maitanggi ito ng mga kapatid natin, no, si Saint Athanasius, na isa talaga sa mga unang Kristiyano talaga na masasabi na nating nagtuturo ng legit at totoo, no, pagdating talaga sa doktrina ng mga unang Kristiyano noong unang panahon. At dito nga, sinasabi niya sa kanyang sulat, no, that he is God and man. Ang ating Panginoong Jesucristo is God and man. Hindi po maaring maitanggi po yan. Ang katuruan na yan ay simula pa noong unang panahon. Kailan lang ba lumitaw itong mga kapatid natin sa bayang pananampalataya na nagsasabing hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Diba? So hindi po yan pagkakamali ng Biblia, no, na naging ganyan ang kanilang pag-unawa sa sinasabi o sa mga binabasa nila ng talata sa Biblia. Yan po ay pagkakamali nila sa sarili nila mismo na mali-mali ang interpretasyon na ibinibigay sa mga talatang binabasa sa Biblia.
Ngunit po sa ating pananampalataya, never pong magkakamali dahil simula 1st century, yan na po ang itinuturo, no? Na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Now, kung ayaw pa rin nilang maniwala, sasalungat na sila ngayon sa mga sinasabi ng mga unang Kristiyano na ito. At kung ikaw na isang tao na nananaliksik, gustong malaman ang katotohanan, kanino ka ba maniniwala? Sa mga lumitaw lamang 1914 o sa mga itinuro na mismo o sa mga nabuhay na mismo malapit sa ating mga apostol, sa ating Panginoong Jesucristo na nagsasabing ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Di po ba? So yan ay isa lamang po, no, sa patunay. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid, inaniyahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si Bayong pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Rodeo et Iglesia.